niya katong isa dali nagkulob, itong uyab niya. Kaya mag-uyab to sila. Tapos itong isa kalalaki itong nakuon, itong ulay nga na nabilin, hayang Japon siya niya, itong isa kumbay dali. Itong takakiyagot, hayang siya dali siya. Muna na-absan na pagkitabog nga gabi. Nauwi sa trahedya ang simple sanang pamamasyal ng anim na kabataan matapos silang tamaan ng kidlat sa Sitio Palan, Barangay Binaton, Digo City, Davao del Sur sa kasagsagan ng Linggo ng Pagkabuhay. Tinungo ng brigada ang Camp Madiger kung saan nangyari ang insidente. At doon na-interview si Joey Lamban, isa sa mga rumisponde at itinuro nito kung saan tumama ang kidlat. Sa lakas ng pagtama, natanggal ang mga balat ng pine tree habang nabiyak naman ang poste ng kubo kung saan nakasilong ang mga biktima. Sa pangyayari, namatay ang magkasintahang sina Jeremy Cartagena at John Mil Galicia. Patay din sina Glendale J. Villasino at kasintahan nitong si John Gabriel Hersalia. Nasawi din si Valerie Padillo Asutilla habang nakaligtas naman ang kasintahan nitong si Clarence Chato. Marami ang haka-haka sa social media. Kung ano ba talaga ang totoong nangyari? Bakit nakarating ang anim sa Camp Madiger bago pa man nangyari ang trahedya? Kaya ito ang tinutukan ng brigada. Pinuntahan ng team ang lugar at doon napag-alaman natin na tila paraiso ang Camp Madiger kahit underdeveloped pa ito sapagkat ang mga association ng Bagubo Tagabawa Tribe ang nag-umpisa nito ilang buwan pa lamang. Una o manong nakarating ang magkasintahang Jeremy at Junmel sa lugar at paglipas nilang oras ay uuwi na sana sila nang biglang dumating ang magkasintahang sina Glendale Joy at John Gabriel. Kaya'y naisipan nilang bumalik muna para magsabay-sabay na silang umuwi, lalo na magkakakilala ang apat. Huli namang dumating ang magkasintahang sina Valerie at Clarence at ilang oras pa ang nakalipas ay umula na ito, kaya'y naisipan nilang magpasilong muna at doon tumama ang kidlat sa kubong kinalalagyan ng mga biktima na ikinamatay ng 5 sa kanila. Pasado alas 4 na ng hapon umano tinamaan ng kidlat ang mga biktima kung saan si Clarence ay hinimatay at alas 7 na ng gabi ito nagpadala ng mensahe sa messenger na sinubukan nitong i-revive si Valerie. Ayon pa sa pahayag ng pamilya ni Valerie na hindi umano nila iniwan ang apat sapagkat minor de edad pa sina Glendale Joy at John Gabriel. Isa din sa nakitang rason bakit hindi nakaalis ang anim dahil na rin sa madulas na daan, lalo pa at walang tigil ang pagbuhos ng ulan. May hinalakit man ang bawat pamilya sa pangyayari. Normal ito, lalo na at napamahal na sila sa mga biktima. Ngunit ang kidlat ay parte ng kalikasan at hindi natin malaman kung saan ito tatama. Ito ang special report ng Brigada News FM Davao, In the Heart of Changing Lives. Para sa Brigada News Philippines, Brigada Chris Mencedes Quijada, Brigada News.